Welcome back sa ating channel. Marami nga ang humanga sa katapatan ni Senador Rafi Tulfo ng pangalanan nito ang mga big time oil smuggler sa ating bansa sa pagdinig sa Senado. Kamakailan ay ginisa ng husto ng Senador ang mga opisyal ng Bureau of Customs dahil sa pagmaang-maangan na hindi anya neto kilala ang mga pangalan, isiniwalat ni Idol Senator Rafi Tulfo. Dito nga bumuhos ng galit si Idol Senador Rafi Tulfo sa mga pulpolitiko na ito at maraming netizen ang nagbigay ng samut-samut saring reaksyon. Dagdag nga ng isang netizen, sana suportahan natin si Senador Tulfo at maaari nating masugpo ang korupsyon nang umunlad din ang Pilipinas tulad ng Singapore kapag nangyari yan, mga next generation natin ay gumanda ang buhay at hindi naghihirap. Senator Idol Rafi, you are our hero, people's hero. In Philippine history, the only senator so far, the people can say wow. We finally voted for the right person who's brave doing his job. Yan ang senator. Saludo kami sa iyo, Sir Rafi. Wala kang takot sa mga gumagawa ng mga kalokohan sa ating bansa. Ikaw pa lang ang senator na nakagawa ng ganyan. Tapat ka sa bayan. Proud kami sa iyo, Sir Rafi. Good job po. Senator Tulfo, salamat sa katapangan mo. Kami mga OFW ay halos maluha sa katapangan mo na napakalaki ng pagpapahalaga mo sa boto namin. Mabuhay ka po at pagpalain ka po ng Diyos Ama sa langit. Well mga kababayan, ipakita nga natin ang ating pagsuporta kay Senador Rafi Tulfo sa pagkomento at ating pag-uusapan. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ni Senador Rafi Tulfo ang mga pangalan ng mga umanoy big time oil smuggler sa bansa. Kung sino-sino ito, alamin natin sa report ni Christel Austria. Sige po, pwede niyong sagutin yung tanong ko. Pinakamadaling tanong sa lahat. Bakit po it took 11 months from the time na nag-issue na po ng notice to proceed, SGS at SICPA. Then 11 months, nag-umpisa yung fuel marking, sir. I do also apologize because I was not... You apologize again? So dalawa ng Poncho Pilato natin? Sorry, sir. Sasakit ang ulo ko dito. Walang makakasagot. So 2019, September... For 2019, nag-umpisa yung fuel marking. February 23, 2021, nag-umpisa ang field testing. September 2019, almost 2 years, saka po nag-umpisa ang field testing. Walang magsasagot na naman, I'm sure. Ako, alam ko yung sagot, isasagot nyo na. Sasabihin nyo, COVID, right? Inibigyan ko na kayo ng kasagutan. Ako na sumasagot ng katanungan. Tanong ko, sagot ko. Ano ba to? Sorry ha, kung ganun rin lang. Bakit po pa kayo nakapwesto sa gobyerno? Sayang po yung pinapasweldo sa inyo ng ating gobyerno ng mga simpleng katanungan. In behalf of taong bayan, I'm here because I was elected by the people to ask questions like this. It is my job. I was voted for this. I represent the people of the Philippines. And that's why I'm asking you this question. Nakatanungan din po ng taong bayan at hindi nyo kayang sagutin. Magsiresign na kayo. Kung ganun rin lang, INUTIL kayo. Naging mainit ang pagdinig ng Senado araw ng Huwebes, Enero 19, kasunod ng pagiging tahimik ng ilang opisyal sa mga katanungan ni Senador Rafi Tulfo hinggil sa kontrobersyal na fuel marking program. Kaugnay nito sa isinagawang pagdinig, pinangalanan ni Senador Rafi Tulfo ang mga big-time oil smugglers sa bansa. Bureau of Customs. Akin ang listahan. Dito na ata. Bureau of Customs. Kilala mo si Don Rabonza ng Navotas? No, sir. Smuggler yan. Ng oil. Kasama na yung pag-smuggle niya ng asukal galing Hong Kong.
Batangas and Sariaya. Kilala mo si Sunny Q. Q-U-I-U. No, sir. Kilala mo si Jackie Chu. No, sir. Kilala mo si Aaron Uy. Sir, Your Honor. Kilala mo si Lyndon Tan. No, sir. Dumako tayo sa Maribeles, Bataan. Kilala mo si Alex Chua. No, sir. Kilala mo si Bogs Biolago. Not familiar, sir. Not familiar. John Magundadato. Hindi po. Pailistahan ng mga big time smugglers. All smugglers. Kilala mo si Dondon Alahas. Baka yan, baka makilala mo na. Dondon Alahas. Hindi po. Dismayado naman si Tulfo sa tugon ni Anthony Escandor, Special Agent ng Bureau of Customs, matapos halos wala itong kilala sa mga nabanggit na pangalan. Alam mo, pagpupunta ka sa Batangas, sa Bataan, punta ka sa Nabotas, kilalang kilala si Don Rabonza. Pag sinabi mo, saan si Don Rabonza? Ayan po yung nagpapasok, nagpaparating na oil. Pumunta ka ng Batangas at Sirayayak, sino si Sunny Q? Ay, yan po yung nagpaparating ng oils. Bakit kilala mas kinang natitinda ng mani sa Batangas? Kilala itong mga pangalan binanggit ko. Sa Nabotas, mas kinatitinda ng mga galunggong, kilala itong si Don Rabonza. Sa Maribeles, Bataan, kilala itong si Alex Boggs, si Alex Chua, Boggs Biolago at Joe Magunadato, kilala. Bakit kayo sa customs, hindi kilala? Special agent ka pa man din, dapat kilala mo. Samantala, plano naman ni Tulfo na magpatawag ulit ng pagdinig kaugnay sa oil smuggling. Para sa Pilipinas Kong Mahal, Cristel Austria, SMNI News. Ayan, attorney. Mga pangalan na binanggit ni Senator Raffy Tulfo doon sa oil, mga oil smuggler, na? Mga tinutulong oil smuggler. Alam mo, importante dyan, pangalawang beses na tayo na nabigyan ng mga pangalan, eh bakit wala investigation na gagawa, no? Naalala ko pa rin talaga yung kay Senator Tito Soto, inisa-isa rin niya yung mga agricultural smuggler at parang may isang pangalat na naulit siya, di lang ako sigurado, no? Pero siguro pamilyar na pangalan lang, no? Pero ayan, may mga pangalan na dalawang beses na nabanggit, hindi lang gulay, kundi pati mga petrolyo pala, eh, ini-smuggle di umano, no? Dahil hindi pa naman sila napapatunayan po, no? So, kinakailangan tayo mag-ingat na di umano pa lamang, no? Pero kinakailangan, maimbestigahan. Alam mo, ang laki nang mawala sa atin, ha? Alam niyo, pinakamalaking tax case na hinahabol ng gobyerno ngayon laban sa isang big three oil company na di umano yung nagpapasok nung unleaded gasoline na iba ang pangalan. Eh hanggang ngayon, no, nakabinbin yan, no, may mga issue pa. Bagamat ang Supreme Court, linif na yung TRO at mahigit 400 billion ang inaasahan natin ma-recover laban dyan sa isang big three company. No? Ibig sabihin yung isa sa tatlong dambuhalang oil companies. No? Eh paano pa kaya yung mga maliliit na mga fly-by-night na talaga nagpaparating lamang na hindi natin alam. No? Eh kung ito, big three na ito, na regulated, eh nakapasok pa, no, na hanggang 400 billion na pesos ngayon ang kanilang pagkakautang sa gobyerno. Dapat yun talagang habulin na. No? Isa pa yan na dapat haburin ng customs, mapabilis na yung pangulekta dyan sa dambuhalang oil company na yan. No? Pero malaki po talaga ang problema natin dahil siyempre kapag merong mga smugglers, merong kumikita sa customs at kung saan-saan pang mga ahensya ng gobyerno. So, panawagan talaga po, eh, kinakailangan ma-computerize na yung customs na yan, alam natin kung anong pumapasok at siguro tingnan natin yung pagbabalik ng SGS para magkaroon ng inspeksyon bago pa magpunta o maglayag yung mga shipments sa galing sa iba't ibang mga parte ng daigdig. Oo. Batay nga sa balita, attorney, ay halos 92% na ang na-digitalized dito sa Bureau of Customs. At yun nga, ang isinusulong ngayon na mas mapaigting pa itong kampanya versus smuggling sa pamamagitan nga nitong pagsusulong ng digitalization. Alam mo, mali ang digitalization na sinasabi nilang 92% kasi Jurassic yung system natin ngayon dyan. Matagal na dapat na bago yan, kaya nga lang, for some reason, yung ilang mga customs sa commissioner na nakalipas ayaw ipatupad at ano, ay naamin ko naman, no? Ako yung nag-ebugado doon sa isang kumpanya na napanalo namin from RTC to Supreme Court. Yung panalo niya na dapat mag-computerize ng Bureau of Customs na hanggang ngayon, di pa napapatupad. No? Pero ang issue, ayaw nila talaga mag-computerize kasi dapat magkakaroon niya ng transparency kung mayroong computerization. Yung digitization na sinasabi nila, magbabayad ka pa.
Parang hindi ko alam kung 500 pesos at ang bayad para malaman kung nasa na yung status ng shipment. Eh, samantalang kapag yan ay computerized, naku, nasa online na yan. Dapat yan, malaman natin kung ano ng status ng isang kargamento kahit nasaan man sila kung papunta ng Pilipinas. No? Dapat ganun ka-precise nang malaman natin talaga kung sino nagsasmuggle. Dahil madali na yung ma-identify eh, kung saan galing. At saka makikita natin yung pattern, yung mga pangalan ng consignees na paulit-ulit na lang na nagkakaroon ng misdeclaration. Mm. So ipapala yung digitalization na tinutukoy dito. Ng iba, naku, Jurassic yun. So wala yun. Pa tayong... magbabayad ka, tapos ano para malaman yung status. Pero yung pinapatupad na ngayon sa buong ASEAN, tayo na lang ang hindi nakakapagpatupad niya. Oh, dahil for some reason, yung dating Commissioner of Customs, isa na doon, eh ayaw pumayag. No? Naging kaso nga yan from RTC, Court of Appeals, Supreme Court, nanalo na yung winning bidder. Pero ngayon naman, ang dilema, talaga naman may dilema. Mm-mm. 10 years later, syempre napanulan niya, Jurassic na technology na. No? Bago na ngayon ang teknolohiya. How do you proceed? Mm-mm. Na hindi nila pinatupad yung isang technology 10 years ago na sabi ng Korte Suprema, dapat ipatupad na. No? Syempre naman, kinakailangan magkakaroon ng bagong terms and conditions. At I think hindi nila alam kung paano magpo-proceed ngayon. No? Dahil kinakailangan pa rin magkaroon ng bagong bidding kung ipasusupply mo ay bago ng teknolohiya. Mm-hmm. Eh kung nagawa man ng digitalization, kaya naman siguro yung computerized attorney. Oo nga eh. Well, talagang that goes hand in hand. Naguguluhan lang tayo. Yung digitalization, talagang gagawin mo lang electronic instead of papel, no? Mm-hmm. Pero yung digitalization, kabahagi din dapat yan ng automation or computerization talaga. Mm-hmm. Lahat ng mga pumapasok, makikita mismo ng mga ng publiko. Correct. It's transparent yung pumapasok sa atin. Wala nang shroud of mystery. No? Mm. Dahil kapag merong shroud of mystery, edi na itatago ang mga smuggled goods. Papasok ano illegal. Simple lang yan. Gunnar Myrdal uli, no? Yung Nobel Prize awardee. Mm. Alisin mo ang diskresyon sa taong gobyerno, mawawala ang korupsyon. Mm. Yan po talaga ang susi. Oh. At isa sa mga mainit na issue pa rin na attorney na lumabas tungkol pa rin dito sa pagtaas nga ng presyo ng sibuyas, may limang farmers o magsasaka ang nag-suicide dahil nga nakaranas sa pagkalugi at nakakalungkot ang balita ito. Ay talaga namang ako mismo no, sa aking karanasan, nung ako'y nalugi big time talaga. No? Mm-hmm. Ang problema, ganyan talaga yung agrikultura eh. Either kikita ka o lulugi ka, pero kadalasan malulugi ka. Pero ang masakit nga, kung hindi natin tutulungan yung mga kapatid natin, mga magsasaka, sino pa magsasaka? Mm-hmm. Alam nga naman, angkatin na lang natin lahat ng mga ating kinakain kapag nadala na yung mga magsasaka. Hindi nyo naman kami tinutulungan. Mm-hmm. Dapat mataas ang presyo na aming mga tinatanim na bumabagsak dahil sa smuggling. Pag tumataas naman, nagpapadarating kayo ng mga imported na nasisira din kami. No? Dititigil na lang sila. Paano yan? Pag nawala mga magsasaka, sino ngayon magtatanim? Sino ngayon magbibigay ng pagkain natin? Mag-aangkat na naman tayo. Okay sana yon kung mag-garantyado na walang kaguluhan na matitigil yung ating pag-aangkat. Nakita natin na pagdating ng Ukraine war, yung mga inaasahan nating trigo, hindi makaalis ng Ukraine. Mm-hmm. May pera ka nga pambili ng trigo, wala naman. Yung trigo, ginagamit din po yan para sa arena na ginagamit natin sa tinapay. Kaya nagtaasan din ang presyo ng tinapay. No? Mm-hmm. So, hindi natin po pwedeng gamitin na strategy yung tinatawag nating import substitution. No? Although may mga bansa gaya ng Singapore na talagang wala naman silang domestic production dahil wala silang teritoryo. No? Pero kapag sila nga ay sinarhan ng Malaysia, nakarating bansa nila at ng Indonesia at ng Pilipinas kung saan sila namimili ng pagkain, magugutom din sila. No? At kinakailangan pa sila mag-angkat sa Amerika na napakalayo naman. No? So kinakailangan talaga, bagamat may mga nagsasabi na kung wala kang comparative advantage, kung talaga hindi ka magaling magtanim ng pagkain gaya ng bigas, mag-import ka, siguruduhin lang natin na unang-una, hindi magkakaroon ng gera, na magkakaroon ng disruption sa supply chain. No? Pero hindi nga natin mag-garantya yan. Mm-hmm. Kaya narariyan pa rin yung pangangailangan na magkaroon ng food security. Protektahan pa rin po natin ating mga magsasaka dahil maski ngayon ay nananais na nating matanggal lahat ng taripa na magkaroon ng trade liberalization na tinatawag under the WTO regime, exception pa rin po ang agrikultura. Dahil alam ng mga bansa sa daigdig na kapag nawala ang suporta ng gobyerno sa mga magsasaka, that will make the difference between life and death para po sa ating mga magsasaka. Oh. Panoorin natin, attorney, itong balita nga, kaugnay sa balita nga yan, na limang magsasaka ang sa Pangasinan po yan na napakamatay dahil sa malaking lugi sa sibuyas.
We recognize Mr. Elvin Laceda. Thank you, Madam Chair, for the opportunity to share our story. Ito po ay snapshot lang po ng mga situation ng ating magsasaka onion farmers po, no? So for 2 years po, we've been working with farmers in San Gabriel, Batambang, Pangasinan po, and it happens po na may mga harvest po tayong onions. Noong po, after Christmas po, we are buying it for 125 to 250. Meron po 300 pesos po. And then po, magkaroon po tayo ng solidarity buy dito sa Metro Manila. Habang 700 pesos po sa market yung onions, we just sold it for 350. Mm-hmm. So, mas nakatipid po yung mga consumers. Si Nanay Merly po, isa sa mga magsasaka po na tinutulungan natin sa Bayambang Pangasinan. Yung kanyang storya ay isang storya dapat hindi na maulit pa po. Noong last year po, dahil po nalugi yung kanilang farm, nag-suicide po yung kanyang asawa. Milyon-milyon po ang utang po nila dahil dun sa harabas, the armyworm. Ngayon pa lang po sila sana nakabawi. Pero dahil may importasyon po, wala pang 100 days ang kanilang onions po. Kailangan ng harvest 85 to 90 days. Ito po si Nanay Merly. May gusto po kayong sabihin sa ating po mga senador nanay. Nagbitara naman ako po ngayon ng sibuyas namin ni 220 yung pinagbili sa akin ni Sir. At saka 350 po. Lakas mo rin. Kung pinagbili sa akin. Kaya lang nalugi din po kasi nagulit na naman ako kasi yung ulan. Nag-ano na naman sa amin yung ulan nung nagulit ako. Kaya maliit pa rin yung iba na sibuyas namin. Ay, nako. Alam niyo po, ito pala usapin ng sibuyas at ng smuggling at ng hoarding. Hindi lang po ito usapin ng nawawalang taripa at mataas sa presyo. Mm-mm. Buhay na pala po ang nakataya dito. Yes. At narinig po natin yan. So gising ang mga natutulog sa pansita na dapat nanguhuli ng mga hoarder at smuggler, namamatay na po ang ating mga kababayan dahil dito sa problemang ito. Siguro naman po ngayon gagalaw na kayo. Otherwise, you will have blood literally in your hands. Mm-hmm. Nabanggit mo kamakailan din, attorney, yung sinasabi mong nag-smuggle na, okay na sana kung bumagsak sa mga palengke. Ang problema, hinord pa. Inantay na tumaas yung presyo kasi recently lang merong mga malalaking uri ng sibuyas ang na-monitor dyan sa bahagi ng Divisoria Market. Mm-hmm. No? Itong malalaki na ito, for sure, imported ito. Taiwan, at sabi ng Department of Agriculture, yung inangkat natin na halos 6,000 lang, no, yung inaprubahan, 6,000 na metriko tonelada, hindi pa po dumarating sa bansa. So saan galing yun? For sure, smuggle yun. Pero alam mo ba magkano ang bentahan, attorney? 700 same, din. Same din. Well, bumaba na siya ngayon, nasa 300 plus na. Same din sa mga local na mga produkto. Yan ang farm gate price, no? Oo. So kaya nga, alam mo, kapag nag-smuggle, walang laban ng lokal. Mm-hmm. Isipin na natin na, kalimutan na natin na makakalaban tayo. Kaya nga po, talagang dapat economic sabotage ang ginagamit ng parusan dyan, no? At ng kaso na sinasampas sa kanila. Wala pong kalaban-laban ng mga lokal na mga magsasaka natin pag pumasok na yung napakamurang mga imports na yan, no? So, yun nga po, no, ngayon siguro naman mahahabag na sila nung narinig nila na nagpapakamatay na sa hirap yung ating mga magsasaka. Pag hindi ba naman sila nahabag dyan, ewan ko na, no? At sana nga po matigil na itong problemang to dahil nais na natin bumalik to sa mga panahon na mas malasa yung ating mga kinakain. Ngayon ata yung mga pagpumunta ko ng restaurant, wala na atang sibuyas eh. Hindi nyo ba napapansin? Wala na halos lasa yung mga kinakain natin sa mga restaurant. Mm-hmm. At dito sa ating mga tahanan, dinadaan na lang natin sa patis. Kung meron mang sibuyas, mas na mahal yung pagkain na yun. Oo nga eh. So, kaya nga eh, talagang kaya tuloy nag-aaring yung taong bahay, babalik ko na naman doon sa FA. Mm-hmm. Kasi nga, itong sibuyas, di naman natin kinakain niya na parang mansanas. Mm-hmm. Sinasahog lang natin yan, pagkakaitan pa natin yung 4 kilong panahog, no? Doon sa mga pamilya ng mga FA na yun. Oh. Hi, nako! Pilipinas, I love you, but sometimes it is difficult to love you. Ayan, but we still love the Philippines because it's the only country that we have at bigyan na lang natin ang solusyon.
Well, mga kababayan, dito nga nagtatapos ang ating talakayan ngayon araw. Ipakita nga natin ang ating pagsuporta kay Senador Rafi Tulfo nang dahil dito ay makikita niya kung paano natin siya sinusuportahan at nabibilib sa kanyang katapangan.